Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo yung camera sample, camera performance ng Cherry Mobile Player S8 Pro. So stay tuned guys! Yan, so welcome back guys. So ngayon, bago ko simulan yung video, magti-thank you nga pala ako sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat at nag-subscribe na kayo sa PinoyTube. Doon sa mga hindi pa subscriber, click nyo lang yung subscribe button dyan at syempre hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga videos ng PinoyTube at mga bagong videos ng Cherry Mobile Player S8 Pro. And tsaka nga pala guys, meron tayong ongoing giveaway, mystery box giveaways natin hanggang sa 10,000 subscribers. So para makita nyo yung mechanics, tignan nyo lang dyan sa description box yung mechanics nya. And doon naman sa mga gustong sumuporta sa PinoyTube, nandyan yung mga link sa description box. Kahit anong bilhin nyo dyan, meron kaming makukuhang porsyento kasi affiliate code namin yan. So malaking bagay sa amin yung mga support ng binibigay nyo guys. Yan. So simulan na natin yung video. Yan. So bubuksan na natin yung camera app ng Player S8 Pro. So sa tingin ko guys, lahat ng camera or lahat ng Player S8 series ay isang camera app lang yung gagamitin. Itong camera app na to. Kasi parehong-pareho siya kung ano yung nandun sa Player S8. And so, bibigyan ko na kayo ng quick rundown ng layout ng camera app ng Player S8 Pro. Ayan. So, dito sa taas ng camera guys, makikita natin yung kidlat na button kung saan mag-on-off tayo ng flash. So, pwedeng on-off or auto. Sumunod is yung tornilyo na may subcategory, may iba-iba pang siyang app. Una nating makikita guys is yung parang may sound battle kasi yan yung pinaka-timer. So makikita natin na may 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds siyang timer. Sumunod na button is yung smiley na mukha kung saan na pag nag-smile kayo mag-auto-capture na yung camera. Sumunod is itong may finger na pag in-on nyo siya, tatap nyo lang yung screen, magka-capture na kagad siya pag naka-on. Yan. Sumunod is yung mamimili tayo kung anong aspect ratio ba. Yung 16:9 yan, or 4:3. So, mas maliit. So, 4:3, 16:9, and meron palang bago, 18:9. Sumunod is yung may grid. So, para hindi kayo mahihirapan na i-arrange kung nasa center ba. Kasi may mga square-square siya, so malalaman nyo kung nasa gitna talaga siya or kung may mga item kayong pipicturan. Next is yung pinaka-settings kung saan makikita natin yung mga iba't ibang settings. Una yung storage path kung saan mapupunta yung mga picture o yung mga video na nirecord natin. Picture size, mamimili tayo kung 20 megapixel, 16 megapixel, or 8 megapixel. So nakasagot tayo sa 20. Logo, watermark kung saan nakalagay yung mga pangalan or nakalagay na Cherry Mobile Player Capture by with Player S8 Pro, ganon. Geotagging, syempre kung saan yung lugar, ganyan. Camera brightness, volume key, face detection, display facial information, kung saan makikita kung anong edad mo, lalaki ka ba, babae ka ba, halimaw ka ba, yung ganon. Microphone, video quality, tapos finger capture, anti-flicker, ZSL. So, hindi ko alam kung para saan itong ZSL. So, yung sa nakakaalam, paki-explain na lang dyan sa description box kung anong meaning ng ZSL na yan. Next is AI. Kung saan tutulungan ka ng processor kung paano mas magaganda pa yung makakapture mong video. Kung mas tama ba yung lalakasan niya ba yung pag-capture ng ilaw, yung focus, ganun. So, tutulungan ka ng AI na mas makakuha ng magandang picture. Next is yung may effects. Makikita natin, old photo, fisheye, black and white, yan, cool color, none, above, soft glow, focus, at dew. So, up na natin. Next is panorama, watermark, yung GIF, yung usong-uso sa mga TikTok. Timelapse, beauty video, video na may beautify. Pro, syempre yung pro, pwede mo i-adjust kahit ano. At syempre yung QR code. Yan. Sa baba naman, makikita natin is yung preview button kung saan makikita natin yung huling picture na kinapture natin. Pero pwede mo rin tignan yung iba. Swipe mo lang pa left. Tapos, video. Namimili tayo sa video. Yan. Kung up to 480p yung capture video, 1080p, 720p. Yan. Tapos, beauty. Siyempre, yung naka-beautify, mamimili tayo kung 1
up to 6 yung intensity. Yan. So 6, syempre todo-todo na yung beautify nun. Face cute, yung mamimili ka ng design parang sa mga Facebook, baka gusto mo lagyan ng bunny, gusto mo lagyan ng pusa. So hindi niya na-detect, pero kanina parang na-detect niya. Yan. So back natin. At syempre yung sa ibang camera, yung portrait or yung bokeh, kung saan papalabuin yung nasa likod or yung nasa paligid, tapos malinaw lang yung nasa gitna. So punta na tayo sa pinaka-performance ng FLIR S8 Pro camera. Ayan. So ito yung kinuha natin ngayon. Para sa akin guys, okay naman yung capture ng FLIR S8 Pro. And para sa akin, mas mabilis yung camera nito kumpaga dun sa, kesa sa FLIR S8. So mas mabilis nag-autofocus yung picture dito, yung camera dito. Ayan. So mas mabilis siya, tapos naka-beautify. Hindi natin kailangan ng beautify kasi figure. Ayan. So ayan. So mas matino to, mas mabilis to mag-focus kesa dun sa FLIR S8. And tignan natin yung sa ibang result ng mga features. Ayan. So para may idea kayo guys. Ako wala naman ako masyadong, hindi naman ako professional photographer. So pinagbabasehan ko lang sa kung ano yung kulay malapit sa mata ko at dun sa pinaka-result na kinakalabasan. So hindi naman sobrang overexposed yung mga picture, hindi naman yung parang namumutla na yung washout. Tama naman yung mga kinakalabasan niyang picture. So simulan natin sa pinakauna para makita niyo yung mga sample na ginawa ko. Sobrang dami ko nang nagawa. So eto guys, sobrang liwanag. So makikita nyo, sobrang liwanag ng picture kasi nandito ako sa my studio. Mayroon akong malakas na ilaw. So pag malakas yung ilaw, okay na okay yung kinakalabasan ng picture. And hindi naman nawawash out yung kulay kahit malakas yung ilaw. So makikita nyo guys, medyo malapit siya dun sa tamang figure, sa kulay ng figure. Yan. So and kahit nilalapit natin yung camera, maganda yung kinakalabasan yung sa pagkaka-focus ng ano niya, ng image. Ang ganda pa rin ang kinakalabasan kahit malapit. And hindi rin siya masyado nahihirapan mag-focus kumpara dun sa dati. Yan. So maayos naman kahit malapit yung kuha. Yan. Ito naman, na sobrang ng expose kasi sobrang lapit ng ilaw. Pero, kahit pa paano, naka-AI, nakapag-adjust pa rin ng onti yung camera. Hindi pa wala nang makita. Okay pa rin kahit sobrang liwanag na yung nasa arawan kayo. Mag-a-adjust yung AI. Next is, ito yung may portrait, yung bokeh effect. And syempre, yung bokeh niya, yung parang bilog lang. Hindi yung mismong cut-out. Yun yung pinaka-bokeh niya. Ayan. So, ito naman, wide-angle shot. Tinesting ako sa bokeh. Ayan. So, medyo hininaan ko. So, makikita nyo guys, yung figure lang yung maliwanag. And yung the rest, ayan, si Saver, medyo malabo na siya pag tinignan nyo. Ayan. So, malabo si Saver, pero malinaw siguro. Yung sagurin lagam. Ayan. Ito naman, itong picture na to, pinatay ko lahat ng ilaw. So, isang ilaw lang yung natira yung nasa pinaka kitchen namin. Medyo grainy siya. Medyo grainy lang pero overall, nga satisfied naman ako sa kuwang picture. Meron pa nga mas malalang iba dito. So kahit papaano, medyo maganda yung kinalabasan niya. Yan. So makikita niyo naman guys, yung mga grain. Yan. Pero pasado pa rin sa akin. Kung gusto nyo makita nga pala yung mga pictures nito, i-upload ko to sa Facebook page ng PinoyTube. So ito naman guys, low light. Siyempre, ginamit ko na yung pagmamukha ko. Ayan. Grainy nga yung kuha. Pero kahit pa paano naman, nadidistinguish yung picture. Ayan. Medyo maayos naman. Tapos ito, ginamitan ko ng bokeh effect. Ay, ginamitan ko ng beautify. Ayan. So, number 3, medyo kuminis naman yung mukha natin. And medyo umayos naman siya. And itong piplay kong video is yung kuha sa low light. And so, play na natin. And so, ito yung quality niya guys pag nag-video kayo ng low light lang. So, medyo grainy yung camera and medyo okay naman. Nakikita niyo yung sarili nyo kaso grainy nga siya kasi nga low light. So, ito yung quality niya.
So next natin is yung pagmaganda naman yung ilaw, guys. Bali front camera yung tinutukoy natin dito. Yan. So ito yung quality naman, guys, ng front camera ng FLIR S8 Pro pag maganda yung ilaw nyo. So up to 1080p 30fps and maayos din naman yung sound. So kung pakikinggan nyo, maganda rin yung timbre ng boses kahit gamit mo yung front camera. Maayos namang nare-receive ng microphone. So ito naman, guys, ang next feature is yung outdoor shot sa sobrang gandang klima. Kasi yung unang mga video natin, nagamit natin yung sa loob ng bahay lang na ilaw, yung LED light. So ito naman, kinunan ko to ng mga bandang hapon, alas 2, alas 3. And so, maganda talaga yung camera na nakalagay dito sa FLIR S8 Pro, tsaka sa FLIR S8 Series. Yung sa isang FLIR S8 lang, medyo mabagal lang yung focus. Pero dito, sa FLIR S8 Pro, kahit pa paano naman, makakaproduce ka ng mga decent result, decent captures. Basta alam mo lang yung ginagawa mo. Samantalang ako, ginagawa ko lang naman, guys, pinipindot ko lang siya, auto ano na siya kung ano yung kalalabasan. And nakakakuha naman ako ng magandang features. Ayan. Outdoor. Ito medyo nilapit ko, guys, para medyo makita. Tapos ito, yung next is yung may bokeh. Ayan. So malabo lahat yung mga gilid. So kinunan ko lang dito yung mukha niya. Ayan. Next is, ito yung outdoor video niya, guys. Pag back camera to, guys, pag maganda yung lighting niya. Camera sample. And nagustuhan ko dito. Yan. So pag tinanin nyo, guys, hindi siya masyadong nakakahilo yung autofocus niya. Mabilis siya nagpo-focus and napo-focus niya kung ano yung gusto kong kunan. Tulad niyan, yung fruit. Ay, talong ba yan? Hindi ko alam kung ano yan. So, napo-focus naman yan ng tama pag nilalayo ko tapos nilalapit. Yan. So, lilipat ako. So, walang focus yan. Wala akong pinipindot. Tapos, ito, guys, hindi ko yung pinindot. Tinapat ko lang dun sa bulaklak kung saan siyang nag-autofocus. And, maglalakad ako, guys, kasi para matestingan yung EIS, yung Electronic Image Stabilization. Okay naman. Yan. Kahit ang bilis ko ng lakad, okay naman siya. So, ito naman, guys. Low light. So, grainy talaga pag low light yung video. Yan. So, overall, para sa akin, okay naman yung FLIR S8 Pro pag maganda yung ilaw. And kahit medyo madilim din, nakaka-produce siya ng mga magagandang features. Depende rin dun sa gumagamit, syempre. Kung marunong ka, kung napapansin mo ba kung nagpo-focus yung camera o hindi. Pero ako, okay na sa akin yung FLIR S8 Pro camera niya. And in terms of video quality, front and back camera, maayos naman yung mga video niya. And hindi rin nakakahilo yung parang nag-auto-focus na gumagana. Mabilis naman siyang nagpo-focus. And maganda rin yung mga result. Yan. So sana sa mga nagtatanong, kahit papano, nabigyan ko kayo ng konting information and idea about sa camera ng FLIR S8 Pro. And kung gusto nyo mapanood yung mga sample videos and makita yung mga images, visit lang kayo sa Facebook page ng PinoyTube. Yan. So if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye.